Nakabawi naman ang Clippers versus Golden State mula sa game winner nitong si Paul George na meron total na 25 points, 6 rebounds at 6 assists sa game. Contested shot pa yung tira ni PG. Lamang panahon ng Golden State ng nasa 4 sa 1 and 22 seconds dahil sa free throws ni Moody galing yon sa clear path foul. Nabawi naman yun ni Harden na meron 21 points sa game at si Kawhi 20 points hanggang dun sa last shot ni PG. Si Steph ang nasa last play sana ng Golden State para sa last shot pero bantay sarado siya ni Kawhi nun. Ang haba din ng mga daliri eh. Nung time na yon, isa lang din naman ang lamang ng Clippers sa game pero si Draymond at si Klay nasa 3-point area. Si Klay Thompson, bantay sarado ni PG noon. Si Draymond naman, medyo malayo sa kanya si Westbrook pero nahabol pa rin yun ni Westbrook nung tumira siya. Sa game kasi, 4 out of 8 si Draymond sa 3-point area na meron siyang total na 21 points at 9 rebounds. Si Steph naman, 22 points at 11 assists. Si Klay, 17, 21 naman para kay Moses Moody. Si Draymond ang nag-take ng last shot para dito sa Golden State kahit isa lang yung lamang ng Clippers dun. So kanina pa sa first quarter na technical si Klay Thompson nung nag-celebrate siya ng mga 3-point shot nitong si Draymond. Maganda ata yung gising. Meron kasing isang player sa Golden State na apektado yung game dahil nga sa 3-point shooting ngayon ng Golden State. Pero yung isa kanina pa sa fourth quarter nung parang binalibag ni Draymond si Terrence Mann, jump ball ang tinawag doon ng referee. Base sa commentator, dapat tinawagan ng referee o ng traveling si Terrence Mann. Full possession kasi ni Terrence Mann yun at nakailang hakbang din siya bago natawagan ng referee ng jump ball. Si Draymond nakahawak din naman sa bola pero walang clear possession doon. Nasa isang kamay pa lang yung hawak niya at yun ay base sa rule ng NBA. Nung ni-review, tinawagan si Draymond Green ng personal foul pero swerte na rin siya doon, hindi siya na technical or flagrant. Si Kevon Looney naman, hindi ito yung unang beses na nilagay siya sa second unit. Nung last game nila sa Clippers, 12 minutes lang din siya. So ibinabangko ngayon si Kevon Looney. Sa ikalawang game nila sa Clippers, meron siyang 18 minutes, 7 points at 8 rebounds. Ang nilalagay kasing kapalit ni Kevon Looney, si Dario Saric, na maganda naman na nilalaro ngayon sa Golden State. Ang nakita kasi doon dati kapag ang kasama ni Looney sa loob ng court ay non-shooter or questionable yung magiging tira mula sa 3-point area, nag-i-struggle din siya, lalo na noong na-sideline pa si Steph dahil sa injury. Base din sa stats, since nag-i-struggle si Wiggins at si Klay Thompson mula sa 3-point area, damay doon ang performance ni Looney. Ang gagawin niya kasi dati, kukuha siya ng rebound at either ipapasa niya yung sa kakampi niyang shooter. Si Steph yung reliable shooter ngayon ng Golden State. Andun pa rin yung rebounding, positioning at hassle ni Kevon Looney. Sa defense pa nga, kokonti nako-convert na tira ng kalaban kapag siya ang nagbabantay sa ilalim. Pero since bumaba yung rating ni Wiggins sa defense, pati yung net rating or wins rating nitong si Kevon Looney na damay na din. Dahil din doon, nawawala yung shooting advantage ng Golden State kahit pa makakuha ng offensive rebound si Kevon Looney. Sa mga nakarang season, ang Warriors ay either number 1 or number 2 sa 3-point area. Sa attempts at sa field goals yun. Ngayon naman, number 6 sila, pang number 12 naman sila sa percentage. Pang number 11 sa rebounds ang Golden State ngayong season, pero mababa sila sa points per game. Nasa number 26 at sa field goals, number 25. Si Dario Saric, technically damage good na player na siya, pero hybrid pa rin kasi matatawag. Noong 2021, reserve big man siya ng Suns. Kaso nagkaroon siya ng torn meniscus injury or ACL injury. Hindi na rin siya nakapaglaro ng 2022 season dahil sa injury na yon. Nung nakaraang taon, tinrade siya ng Suns papuntang OKC. At dito naman na offseason, lumipat siya ng Golden State. Meron si Saric ngayon na 10 points, 6 rebounds, 2 assists at 45% sa field at 38% sa 3-point area. Ito ulit ang pinakamataas niya since 2019. Dahil maganda nilalaro niya para sa team, siya nilalagay ngayon na big man ng Golden State ng 4 na beses. Kaso nga lang, kapag kasama siya sa starting unit, sa 4 na beses na yon, talo ang Golden State pa rin. Walang effect kumpara kung ilagay mo si Looney. Kung makakabalik ulit ang shooting ni Klay Thompson, na ngayon nasa 36% pa rin sa 3-point area, pero 19 points per game si Klay sa last 5 games kumpara sa 15 points per game sa first 13 games. Nagkakaroon kasi ng spacing kapag si Looney nasa ilalim tapos si Klay at si Steph nasa 3-point area. Kung babalik kasi yung shooting ni Klay at sabihin natin bumalik din yung kay Wiggins, dun kasi nagiging effective talaga si Kevon Looney.
Dahil bumaba ang shooting ng dalawang players na kasama ni Looney, si Clay at si Wiggins, yung isa pa talagang nasa play ng Golden State, yung spacing. Dahil yung mga shooter nila nalilibre kahit pa mga guard yun sa loob ng paint. Sa scouting report, kapag si Clay, Steph, Wiggins ay nasa beyond the arc, 40% ng tira nila papasok. Ito yung nakaraang season. Kaya kailangan widespread yung defense ng kalaban. Since bumaba yung dalawa mula sa 3-point area, mas hectic ngayon ang depensa sa ilalim at sa perimeter. May epekto din na nawala sa kanila si Jordan Poole dahil wala pang pumapalit sa role ngayon ni Jordan Poole sa lineup ng Golden State. Nawala ang 3 out of 8 mula sa beyond the arc para sa Golden State sa kanilang second unit at yung 20 points per game ni Poole. Kahit pa sabihin natin hindi maganda yung nilalaro niya ngayon sa Wizards at kahit yung nakaraang playoffs, sa Warriors lineup ngayon, si Steph, Clay at Wiggins lang yung naka-double digits sa attempts. Nung last season, pang-apat si Jordan Poole sa listahan na meron double-digit attempt. Second unit siya nun. Yung 20 points at 7 out of 15 mula sa field, yun ang hindi pa napapalitan sa lineup nila. Ang best 3-point shooter ng Golden State, kung ibabase natin sa volume, si Steph. Kung base naman sa percentage, si Draymond Green. At least 1.2 out of 2.5 si Draymond Green kada game. May total agad siyang 17 3-point shots sa loob ng 12 games pa lang. Noong last season, inabot siya ng 28 games bago niya naabot yun. So hanggang dito muna at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.